Christian and Apple. So when does the religions speak of often preaching individualistic or Christianity? I know your own family now is in Christianity, but beware of a too individualistic reading of Pauline McGregor. That overlooks is written for historical truth. Halimbawa, ganito, sample na. Yung isang pastora, ay hindi na pastora, propetisa yata yun, na nasa pastor's forum, nag-quote siya ng maraming mga passages from St. Paul na kung saan ay nandun yung pag-ingganyo ng Apostle Paul na mamuhay sa kabanalan, na nasa biyaya na, wala na tayo sa ilalim ng kautusan, wala tayo sa ilalim ng kasalanan, malayo na, inilaya na tayo. Kagad ng mga kinukod ko. Ngayon, kung hindi natin gagamitin itong eschatological kina ito, ay parang iisipin natin na possible na hindi na magkasala. At dapat hindi na nagkakasala. Kasabihin tayo, oh, dapat pastor ka na eh. Dapat hindi ka na nagkakasala niyan. Kasi ito, inilaya na nga tayo sa kasalanan. Hindi na nga tayo alipin ng kautusan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Eh dapat hindi ka na nagkakasala. Kung pastor ka at nagkakasala ka pa rin, hindi ka na dapat magpastor. Maris ka sa magpastor. O kasi, wala yung eschatological key. Hindi nila alam na we are living in both worlds. Na bagamat tayo ay nasa age to come, ay sa age to come nga, we are risen in Christ. Diba, binuhay na nga tayo, tapos na-glorified na nga tayo eh. Yun yung sakop ng age to come. Kaya meron tayong certainty na mangyayari sa atin sa hinaharap eh. Kasi pumasok na tayo doon sa age to come. Kaya kung nasave ka na, kasi sa age to come, doon pa lang ang salvation eh. Ay nasave ka na ngayon. O edi, kaya natin sinasabing save forever. Kasi ano pa susunod na yung age to come, yun ay last age eh. Ngayon, kung nasave ka, paano ka ma-unsave? Eh, wala na susunod na age. Yung salvation ay nasa age to come yun. Kaya sa age to come, dalawa lang. Either you are not saved or you are saved. Diba? Yun ang dalawang kahantungan sa age to come. Kaya nga sabi, wala nang hatol sa mga nakapag-isa kay Kristo kasi nasa, pumasok ka na sa age to come. At dun sa age to come, kaya ikaw ay banal ka na. Wala ka ng kasalanan sa age to come. Nagkakasala ka ba sa age to come? Eh di, hindi na. Kaya lang, ang problema, nasa this age pa rin tayo. Bagamat nasa age to come tayo, nasa this age pa rin tayo. At this age, nagkakasala tayo. At this age, pwede kang hindi ligtas. Diba? Magkasama, nag-overlapping. No? Yung this age at saka age to come, na hindi nila alam. Hindi lang naintindihan yung doktrina ng Apostle Paul. Kaya minsan, nagsasalita tayo, nangangaral din ng pastor, na nangangaral ko sino mangaral, na ang setting ay nasa this age. Kaya, pwede natin sabihin, oh, hindi na tayo nagkakasala kung ang perspective ay nasa age to come ka. Kaya nga tayo ay santo na eh. Banal lang ang sabi ni Apostle Paul eh. Kaya nga, na this age, pwede hindi ka na nagkakasala. Hindi pwede yun. This age, makasalanan ka, nagkakasala ka. Yung hindi ka na nagkakasala at yung banal ka, nasa age to come. Kaya nga tayo, pag pinagsama natin ang this age saka age to come, ano ang tawag sa atin? Sinner saint. Ang saint, pag saint, hindi nagkakasala yun. Kaya oxymoron yun. Ibig sabihin, contradicting terms. Wala tayong magagawa. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa Kristo eh. Nasa this age pa, pinasok na niya yung age to come eh. Oh. Kaya ito, isang doktrina ng napakahirap tanggapin ito. Kasi hindi ito matatanggap ng lohika ng tao. Ligtas na pero makakasala. Hindi. Pag nasa this age kasi tayo, nagkakasala tayo. Pero kung pag-usapan natin, nasa age to come tayo, hindi na tayo nagkakasala. Kaya nga saint eh, tayo ay banal. Pag banal, hindi nagkakasala yun. Kaya depende yung kung saan aspeto ka nagsasalita. Kung nasa age to come ka ba nagsasalita. Kasi yung nasabi kanina yung at this age, pwede mawala ka. Sa this age ka, wala pa yung kaligtasan eh. Ang kaligtasan ay nasa age to come. Kaya nga sabi ng iba, oh, nandito ka pa sa lupa eh, paano masasabing save ka na? Hindi mo talaga masasabing save ka na kung nasa this age ka. Eh, pumasok nga yung age to come eh. At dahil pumasok ang age to come at yung salvation ay nasa age to come, kaya maka-attain ka na salvation dahil sa age to come. Yung kabana lang kasi, nasa age to come yun. Eh, kailan ba yung age to come? Di ba? Pag ang tao namatay. Yun ay age to come na, yun ang konsepto ng age to come eh. Pag ang tao namatay, yun ang age to come. Yung sa kabilang buhay. So para, eto, tulad ng justification kanina. Ang justification ay usapin ng korte yan. Taharap ka sa Diyos, siya'y hukom, at tahatulan ka. At kung ikaw ay napahat na ang hatol sa iyo ay wala kang sala, justification 'yon.
Diba? Ngayon, kung ikaw nahatulan na may sala, condemnation yun. Dalawa lang yun. Justification and condemnation. Ngayon, tayo, we are already justified. Na-justify tayo. Bakit? Ang paghukom naman sa final judgment pa eh. Tama. Eh, saan yung final judgment? Nasa age to come. Diba? Kaya nakapasok na tayo sa wala ng hatol. Kaya nga may sinabi dyan si Apostle Paul na binuhay na nga tayo kasama ni Kristo. Paano mangyari sa future pa yun eh? Mamamatay pa tayo eh. Saka mabubuhay eh. Eh bakit? Eh buhay pa tayo. Di pa nga tayo namamatay. Sinabi ni Apostol Pablo kasama tayong binuhay. Eh kasi nga pumasok yung age to come. Nag-inaugurate. Kung kaya yung sinasabi ni Pastor Nelly kanina, age to come is fulfilled in Christ Jesus. Tama. Yung siya yung katuparan eh. Tama po. Tama po. Tapos yung yun nga yung first coming to the second coming of Christ is the millennium, which is happening. Apo. And we are waiting for consummation. Tama. So, eto rin, sabi, diba, kagaya nung sabi nyo, paano nagtuturo ng individualistic? Yung pagtuturo ng dispensational, individualistic yan. Meaning to say, sa kanila kasi, dahil nga nasa this age pa, eh yung millennium sa age to come yun eh. Future yun eh. Eh sa atin, magkasama ang this age at saka age to come. Kaya yung millennium din, nagaganap na rin sa atin. Ibig sabihin yung senior, kasi dito pa tayo, we are waiting for consummation, yung glorification ng body. Same as, because justified is sanctified because of Christ, Christ. Dinala kasi ni Christ yung age to come eh. Dinala ni Christ dito. Kaya fulfilled in Christ. Kaya lagi sinasabi ng Apostle Paul, we are in Christ. Hindi ka makakapasok sa age to come kung wala ka kay Christ. Lahat, kaya napasok tayo sa age to come. Dinala ni Christ yung age to come. Kaya nga, si Kristo, yung paghahari ni Kristo eh, hindi pa naman eh, sa age to come pa rin yan eh. Eh kaso, nandito yung age to come, kaya naghahari na rin siya. Pero yung sa saint kasi, yung parang ano lang isipin mo rin, si Apostol Paul, na yung mismo nagsabi eh, sa mga banal eh, sa mga taga-ano, di ba, yung address niya. So, sa mga sulat ni Apostol Pablo, may maliwanag, di ba? Si John sumulat, bukod sa gospel niya, sa kanyang first letter, pinaghalo niya yun rin yung this age saka age to come. Sinabi ni sa kanyang first letter, sinabi niya, hindi na nagkakasala. Pagkatapos, dun pa rin sa first letter na, sinabi niya, kapag nagkakasala kayo, lalapit, hihingi ng ng tao, di ba? First John chapter 1. No. Pagkatapos, sinabi niya, yung susunod, ang nagkakasala sa Diablo, na magkasama yung this age saka age to come. Kaya dito, nagdidebate ang mga tao sa sulat ni Apostol Juan sa kanyang first letter. Sa babasahin ko yung 3, verse 8. Ngunit, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Eh tayo nagkakasala tayo. Eh pagdating dito, kampo tayo ng Diablo. Pagkatapos pagsabi niya, no, sabi niya sa chapter 1, sa verse 10, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Dapat aminin mo, ikinagkakasala dahil kaya mo alam na ikinagkakasala nasa iyo ang salita ng Diyos at alam mo na ang Diyos ay totoo. Kasi din mo yun, kung nasa iyo ang salita ng Diyos, di Kristiyano ka. Pero sinasabi, aminin mo nagkakasala ka. Kasama nga siya eh. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. Kasama siya sa nagkakasala. Dahil naniniwala siya na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Di kasama siya sa inaamin niya na siya nagkakasala. Tama na, sinner. Tama ba? Mismo doon sa may text na yun. Una, kung nagkakasala, tapos yun yung na hindi na nagkakasala. Kaya, sinner. Kasi yung full animal. Thank you.
push till I get up. Time is barely on our side.